Okay, nakaset na po si Lord Jesus. Anytime now, rapture na po. Ako naniniwala po ako. So, nakikita po natin yung mga events concerning Middle East. Yan lang naman pong ibinigay ng Panginoon na ano natin eh. Imminent po ang rapture. Imminent po ang rapture. Pero kung titignan mo rin yung paligid mo, hindi lang po sa Middle East, yung mga pagbabago ng mga tao, nandiyan na po yun. Kasi nirefer po ng Bible yan bilang last days. Pag sinabi po ng Bibliang last days, it means last days. Ito na po yung mga last days talaga. Okay, bigyan po ang example. Ibang-iba na po ang mga bata ngayon kumpara ng kabataan natin, di ba? Okay, ibang-iba na po ang behavior ng mga tao ngayon. Hindi lang po mga bata, maski mga tao, mga ibang tao, iba na po ang behavior ngayon. Ang hirap po magtiwala sa kapwa tao ngayon. When it comes to money, yes, number one po yan. Mag-ina nag-aaway in front of social media, you know what I mean, kung sino po yan. Nung panahon po natin, bibihira po ang ganyan. Talaga nung panahon natin, gumagalang tayo sa mga nakatatanda. Alam po ba ninyo, nakakalungkot kasi nakapakinig ako ng awitin ng asin. Yung pamagat ng awitin kasing yun ay orasyon. So, nasa YouTube po siya, pinakinggan ko. Ang ganda kasi sumasalamin doon sa, content ng awitin na yun, yung tradisyon ng mga Pilipino noon, no, nung kapanahonan. Bagamat simple, pero maligaya at masaya. Okay. Nakalagay din po kasi sa Bible, may mga pagbabago sa behavior ng mga tao. Yun ang talagang binigay doon. Hindi niya binigay yung bilang sign, kundi ibinigay po niya dahil talagang mangyayari po yun. Na talagang malapit na yung pagdating niya para i-rapture po tayo. So ngayon po si Jesus po nakaset na po dyan. Okay, we are waiting for Him anytime. Nakakalungkot yung narinig ko kanina. May nag-post din tungkol sa rapture. Sabi niya ganito. Malapit na ang rapture. Kailangan, seryoso ka na sa paglilingkod mo. Sabi niya, kailangan, you are right with God. Kailangan, maayos ang puso mo. Hindi niya alam yung mga ganong kaisipan kasi gawa yun ng tao eh. Gawa niya yun eh. Ang gusto niya, gagawa ka ng mabuti para ma-rapture ka daw. Maging seryoso ka raw sa Christian living mo, sa Christian life mo, para ma-rapture ka daw. Eh, gawa niya yun. Alam mo mangyari sa taong yun, maiiwan yun. Maiiwan yun, matigas ang ulo nila. Ang mararapture po, yung mga naglandak ng tiwala lang sa finished work ni Christ. Meaning, wala akong kakayanang gumawa ng mabuti. Okay, ang isang believer nakakagawa ng mabuti kasi ligtas na siya. Okay? Hindi siya gumagawa ng mabuti para maligtas. Magkaiba po yun. Bantayan nyo. Ano ba ang hangarin ng puso nyo? Gumagawa ka ng mabuti para maligtas ka? Pag ganyan, may sasabihin ako sa iyo. Pag naniniwala ka na gumagawa ka ng mabuti para maligtas ka, may sasabihin ako sa iyo, ha? Papasok na kayo sa Great Tribulation. Congratulations. Bibigyan pa kayo ng diploma ng Antichrist. Ha? Well, hindi niyo pwedeng ipagmalaki sa Panginoon yung mga kakayanan niyong gumawa ng mabuti. Sapagkat ang Biblia napakalinaw, basahan lamang yan sa aking harapan, sabi ng Panginoong Hesukristo. Kaya nga si Jesus na po ang bumaba upang magsakatawang tao at nang mamatay sa krus ng Kalbaryo. Bayaran ang kasalanan natin. Hindi natin kaya maging matuwid. Walang matuwid, wala kahit isa. Kung kaya mo, may sasabihin ako sa'yo. Kaya mo maging matuwid, magpapako ka na rin sa cross. Kasi savior ka eh. Diba? Galing ka eh. Ang galing mo. Diba? No, ang totoo, wala. Wala tayong pagmamalaki. Okay? Anong pagmamalaki mo? Ha? Ang sarap gumawa ng kabutihan. Totoo po yan. Lalo na alam mo kung ugat nito, yung Holy Spirit. Minumove ka to do so. Di ba? Hindi yung gagawin mo by your own might, by your own strength. May kantang Hillsong. Not by might. Nasa Bible pala to. Not by might, not by power, but by the Spirit of God. Yun. Sabi naman ng Biblia sa New Testament, I can do all things through Christ who strengthens me. So, yan na po. Anytime, rapture na po. Nakaposition na si Jesus. Nagtatago lang sa mga ulap. So, ayan na. Anytime now, Lord Jesus, come on. Maranata, Panginoon. Maranata, Lord Jesus. Maranata, Lord Jesus. Maranata. Maranata, Lord Jesus. Maranata. Come, Jesus. Come, my Lord Jesus. Maranata. Maranata. Maranata.
Hallelujah.